Hey guys, and for today's video ay magluluto tayo ng adobo sa gatang pugita. Tara, umpisa na natin. So, ang pinakauna natin gagawin ay yung pagpapakulo ng ating pugita hanggang sa maging medyo malambot na siya. And then, magigisa na tayo. Maglalagay tayo dito ng cooking oil. Regular cooking oil lang yung gamit natin. Tapos magigisa tayo ng bawang, sibuyas at ng luya o ginger. Tapos haluin lang natin to hanggang sa medyo maluto na yung ating mga ginigisang gulay at medyo maglabas na siya ng mabangong aroma. And then ilalagay naman natin ngayon yung ating pinalambot na pugita. Tapos ay iniwan lang natin siya sa maliliit na piraso. Mas maganda kasi kapag ka maliliit na piraso mo siya iniwa, yung flavors ay talagang nagdi-distribute dun sa bawat piraso. Kaya naging mas malasa siya. And then maglalagay tayo dito ng siling haba o yung siling pangsigang. Tapos ay maglalagay rin tayo dito ng dahon ng laurel. Itimpla natin to ng soy sauce, oyster sauce, at ng Knorr liquid seasoning. Tapos haluin lang natin hanggang sa mag-distribute yung flavors ng mga ingredients. And maglalagay tayo dito ng ground black pepper. At pagkatapos niya na itatakpan natin to ng mga 10 to 15 minutes o hanggang sa mag-reduce na yung sabaw niya. Then after 15 minutes, kung mapapansin nyo wala na siya halos sauce o sabaw. Ngayon ay ilalagay na natin yung coconut milk o yung kakang gata. And then kapag naglagay na tayo ng gata, huwag na natin siyang tatakpan. Hayaan na lang natin siyang kumulo hanggang sa mag-reduce na yung sabaw niya o medyo maging malapot na o mag-thicken na yung kanyang sauce. Then kapag ka medyo malapot na yung sauce o yung gata natin, ay ready na yung ating adobo sa gatang pugita. Guys, huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Pakiclick nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong uploads nating videos.